Nagsorry kay Pangulong Duterte at sa pamilya Duterte ang inarestong web maker at web administrator na nasa likod ng website kung saan in-upload ang mga videong nagdadawit sa pamilya Duterte sa kalakalan ng droga. Ipinakita rin ng web maker sa GMA News ang larawan ng Dimanoy kumausap sa kanyang gumawa ng website. Giit ng web maker, hindi siya nagtatrabaho para kay Vice President Lenny Robredo o sa Office of the Vice President. Live mula sa Makati City, may report si John Consulta. John? Yes, Jessica, huminga ng paumanhin ang inarestong web maker at itong administrator daw ng website na nagamit sa pag-upload ng Bicol videos na si Rodel Jayme. Humingi siya ng sorry, Ma'am Jess, kay Pangulong Duterte at sa kanyang mga mahal sa buhay dahil sa paggagamit daw ng kanyang website sa pagpapakalat ng natulang mga videos. Hindi rin daw siya sang-ayon sa pagkakadamay ng anak ng Pangulo na si Kitty sa natulang mapanuring mga videos. Mr. Jayme is advised of his right, but if he wants... Humingi ng paumanhin kay Pangulong Duterte at sa kanyang pamilya ang inarestong web maker at web admin ni Sir Rodel Jayme dahil sa pagkakagamit ng kanyang website sa Ang Totoo Narcos videos. President Duterte at sa buong sambahayan niya, sa pamilya niya, hindi ko po pinlano, wala po ko talagang idea or wala po akong sapat na kaalaman po dun sa pagpapakalat. Humingi pa rin po ako ng... patawad sa mga tao, lalo na po doon sa pamilya po ng Pangulo na naapektuhan po. Lalo na po doon sa minor de edad na anak. Ayon kay Jayme, hindi niya alam kung totoo o imbento ang mga sinabi sa video ni alias Bicoy na nagdadawit sa droga sa mga taong malapit sa Pangulo. Hindi rin daw siya sang-ayon sa pagbanggit pa sa video sa minor de edad na anak ng Pangulo na si Kitty. Para sa akin, mali yun. Masakit yun. Kasi, kumbaga, kung iaano mo sa sarili mo yun, at sabihin mong di mo ka mag-anak, kung sisiraan is bata, hindi po maganda para sa akin kasi yun eh, na mandadawit ka ng bata. Ipinakita ni Jayme ang litrato ng sinasabi niyang si alias Marushi na umuloy kumausap sa kanyang gumawa ng website. Siya mismo yun? Siya po yun. Hindi ka pwede magkamali? Hindi po. Paano yung itsura niya dyan, yan ay siya? Siya pa rin yan. Opo. Ipinakita rin sa GMA News ang palitan ng mensahe ni Jayme at ni alias Marusi kung saan pinangakuan siyang bibigyan ng pera basta magtago muna ito habang mainit ang isyu ni Bicoy. Hindi muna sila sa publiko ng NBI ang totoong pagkataon ng kausap ni Jayme, pero tukoy na raw ng NBI kung sino si alias Marusi. Patuloy ang pagluntod ng NBI sa iba pa mga personalidad na sangkot dito. Base sa mga impormasyong isisiwalat ni Jayme, pinag-aaralan ng NBI ang posibilidad na gawing witness si Jayme. If he continues to cooperate and spill the beans on the others at depende sa kanilang participation, varying degrees of participation, kung mapatunayan namin na hanggang doon lang siya sa paggawa ng website, then due application with the DOJ, at pag kinonsider ito ng DOJ, he can qualify as a state witness. Sa Instagram account ni Jayme, may mga larawan na kasama niya si Vice President Lenny Robredo. May mga nag-grab ng mga ito at ikinakalat ngayon sa social media. Sa paniyam kay Jayme, malinaw niyang sinabi na hindi siya nagtatrabaho para kay Robredo o sa Office of the Vice President. And also clarify, you don't work or didn't work for OVP or Vice President? No. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ni Robredo na walang Rodel Jayme na nagtatrabaho para sa Office of the Vice President o kay Robredo mismo. Malinaw daw na paninira na naman ang kwentong ipinipilit ibenta kasabay ng litrato na ang bise ang nasa likod ng pagkilos ni Jayme. Kung totoo man daw na si Jayme nga ang nasa litrato kasama ni Robredo, isa lang siya sa libu-libong naging supporter noong kampanya ng 2016 na bumibisita sa opisina at nagpakuha ng picture kasama ang bise. Wala daw itong napapatunayan, kundi madaling maghanap ng photo sa Facebook at gumawa ng anumang kwento tungkol dito, gaya ng ilang ulit ng ginawa sa mga member ng oposisyon kasama na si VP Lenny.
Sa ngayon, Ma'am Jess, ay tuloy-tuloy pa rin at yung sinasagawang deep dive forensic examination ng NBI Cybercrime Division. Ito yung sinabi ni Attorney Vic Lorenzo sa ating pakikipag-usap sa kanya kanina. Ito yung mahalagang-mahalaga to, Ma'am Jess, dahil pakay nito na makakuha pa nung iba pang mga files na sabi nga nila ay posibleng dinelete nitong si Jayme at maaaring maging paraan daw para mabigyan ng linaw pa ang issue na kung saan ay nasakot ito sa naturang paggawa ng website. Ma'am Jess. Mm-hmm. John, una muna, no, sino itong alias Marusi na di manoy kausap nitong si Rodel Jayme at siyang nangontrata, tama ba yung word, para gumawa ng website? Kilala ba itong personalidad or ngayon mo lang din nakita? Kasi I suppose tayo, blinner natin eh, on air. Pero anong ipakita siguro sa'yo yung larawan with Jayme, hindi naka-blur yun, no? So nakita mo na ba kung sino itong Marusi na ito in the past o ngayon mo lang din siya nakita? John? Sa ngayon, ma'am, actually masasabi kong ngayon ko lang nakita yung kanyang mukha. At maaring nakita ko na siya sa mga coverages pero hindi siya familiar face, Ma'am Jesse. Pero ang isang bagay na sigurado, mahalaga yung papel na ginagampanan itong si Marusi. Dito nga sa naging pagkalat ng videos ni Bicoy. Ma'am, alam mo, to cite for one, ano, meron tayong ipapakita lamang na tatlong specific conversation na screen grabs na binigay sa atin ng source natin sa NBI. At very telling ito, ma'am. May kasabihan tayo that the devil is in the details. Kaya subukan natin, ma'am, tingnan. Ano, itong, ano ba ang papel nito si Marusi kagaya ng inyong tinatanong? Dito, ma'am, sa unang page na to, makikita natin dito sa Facebook page, ay may date na April 4 yung isang article na nakapost dyan. And then makikita natin dyan, ma'am, na nag-react itong si Jayme at sinabi niya, tinatanong niya itong si Marusi kung siya ba ang nag-post nung link. Ang pinatutungkulan niya ay yung link nitong Bicoy video, yung kauna-unang Bicoy video na na-upload. At ang sinabi nitong si Marusi ay, oo, ako. No? At dun sa pangalawang post, ma'am, no, dalawang pangalawang page, makikita naman natin na sinasabi, nagpapakita dito ng gumagamit ng mga tumatawang mga icons itong si Marusi, pero sinasabi nitong si Jayme ay tinatanong niya bakit daw doon ipinost nitong si Marusi yung naturang link, sana lang daw ay sa ibang page na lang daw niya pinost ito. At ang sagot dito ni Marusi, Ma'am Jess, ay natatakot daw siya, nangangamba siya. At ang sinabi dito, ma'am, mababasa natin dito sa post na to, na malinaw na sinasabi dito ni Jayme kay Marusi na huwag siyang matakot at huwag lang daw siyang maingay. At siya lang, itong si Jayme daw mismo, Ma'am Jess, ang makikiramdam sa mga magiging kaganapan para nga malaman kung ano ang kanyang gagawin. Ang kanyang concern ay kay Marusi dahil siya daw ang nag-post. Pero ang sinabi nitong si Jayme, Ma'am Jess, eto na, ang pinakamahalaga dito, ay posible daw na i-down niya yung page na yun kung masyadong uminit ang sitwasyon. Sa mga tweet, Ma'am Jess, doon sa mga una nating pagkakataon na kausap itong si Jayme na pinapalabas niya, sinasabi niya na ang kanyang ginawa lamang ay yung paggawa nitong website, pero lumalabas doon sa conversation mismo, ma'am, na mukhang meron pang iba siyang role na ginampanan. Kaya tuloy-tuloy yung ating pagtutok dito sa sinasagawa ng investigasyon ng NBI dahil marami pa tayong malalaman, ma'am, sa mga darating na araw. Ma'am Jess. Okay. In the meantime, paano in-identify itong si Marusi as a person, no? Ano ba ito? Sino yung mga ordinary citizen ba ito? Ano ang kanyang profession? Ano ang kanyang alliances? Para sa NBI specifically o kahit kay Rodel Jayme, ano ang role nitong si Marusi, John, if you know? Sa sinasabing kwento, ma'am, nitong si Rodel ay 2015 sila nagkakilala at from that time hanggang nitong February 2019 ay hindi sila masyado nagkakausap hanggang sa dun lang naman siya kinontak. Ang ating nalamang impormasyon, ma'am, may private citizen itong si Marusi at meron siyang mga koneksyon sa iba pang mga tao, ma'am, ano? At meron tayong nakita rin na mga litrato kung saan itong si Marusi ay merong mga katibing mga politiko. At we're not at liberty to name these individuals right now.
pero ma'am, ang isang bagay ang sigurado ay sinisilip na rin ito ng NBI, no? Ano yung relasyon nitong si Marusi doon sa mga politikong nakuha, no? Nakuha nila mga litrato at inaalam nila kung ano ang maging role nito, kung meron man, doon niya sa pagpapakalat nung Bicoy video. So sa ngayon ay patuloy na inaantabayanan nga, no, yung magiging takbo dahil sa totoo lang, ma'am, binabantayan po natin itong storyang ito sa nakalipas na 3 linggo na. Supposedly, magkakaroon ng pag-aresto dapat ito kay Marusi. Kaya lang prematurely ay nailabas yung impormasyon na nahuli nga itong si, si Jayme na inakalang si Bicoy, kung kaya't medyo napurnada yung trabaho. Pero sa kabila, ma'am, ng setback na yon, naniniwalang NBI na patuloy pa rin na magkakaroon sila ng mga oportunidad para malutas itong kaso kanilang hinahawakan dahil meron daw sila mga hawak na magagandang leads, maging dito sa mga hawak din nilang mga impormasyon na nanggagaling dito sa computer at laptop na kanilang naarestong si Rodel Jayme. May posibilidad ngayon na gawing state witness itong si Rodel Jayme. Ang ibig sabihin lang niyan dyan, eh, meron pa siyang ikakanta? May mga i-o-offer siyang bagong impormasyon na makakatulong dito sa investigasyon? Lalo't, I know, no, galit na galit yata si Pangulong Duterte dito sa isyong to, sinangkot pati yung kanyang bunsong anak na si Kitty. Field note yun, ma'am, kanina sa press conference, yung kanong possibility na maaaring siya ang gawing state witness sakaling meron pa siya maibigay ng mga karagdagang impormasyon. Sa ating feedback mula sa NBI ay nararamdaman nilang nag-o-open up na itong si Jayme kumpara nung unang araw siyang nahuli, ma'am, no, na medyo stiff siya. Nung ate siya nakaharap, ma'am, nanginginig pa itong si Jayme at gusto lang daw niya linisin ang kanyang pangalan. Subalit, ma'am, no, sinabi sa atin ng NBI, sabi nga sa English, no, they're not taking everything hook, line, and sinker. Hindi raw nila pinaniniwala lahat ng sinasabi kaagad ni Jayme at ang sinasabi ni mas importante raw na makuha nila muna yung ebidensya sa kanya mga PC dahil, ma'am, doon pa lang sa ating pinag-usapan kanina, diniscuss na at pinakita, eh very telling na mukhang more than just a web creator yung kanya naging role dahil meron siyang kapangyarihan na gumawa ng mga desisyon at aksyon doon sa mga naipopost, no, doon sa web page na yon at iba pang mga pages kasi sinasabi niya, bakit mo dito pinost? Dapat sa ibang page, no? So, merong idea na maaaring meron pa siyang ibang mga access sa ibang pages. So, ito, ma'am, lahat ng ito ay patuloy na gumugulong ang investigasyon at ating malalaman sa mga darating na araw mula sa pamunuan ng NBI Cybercrime Division at kanilang mga tauhan, maging sa NBI sa pangkalahatan, yung magiging resulta ng investigasyon. Ang problema lang, ma'am, kulang sila sa gamit. Dahil sa ngayon, ma'am, no, 3 gamit ang nakuha nila mula kay Rodel, isang PC, isang cellphone, at isang laptop. Ang problema, ma'am, iisa lamang ang makina ng NBI sa pagsasagawa ng deep dive examination kung kaya't medyo natatagalan sila. Yung deep dive, ma'am, yun yung paraan to para makuha maging yung mga na-delete na ng mga litrato, videos, files, etc. para makuha nila lahat-lahat talaga ng laman nila. Anong ginamit doon sa laptop niyon? Anong ginawa ni Jayme doon na may kinalaman sa paggawa nga or posibleng pag-edit pa nga, ma'am, no, ng mga videos nitong si Bicoy, ma'am Jess? Okay, binasa ko yung transcript, no, nung press conference kanina ng NBI kung saan iniharap nila itong si Rodel Jayme. At ang sabi yata nitong si Jayme, high school graduate siya, pero remarkable na nakagawa siya ng ganitong mga techie na mga bagay na nakapag, well, kahit naman mga bata ngayon marunong nang gumawa ng web pages, no? Pero sa takbo nga ng mga nag-unravel na mga impormasyon dyan, no, from your reports mismo, eh mukhang maraming alam itong si Rodel Jayme sa teknolohiya, no, online. So, remarkable lang that, tama ba, sabi niya, high school ang kanyang natapos? Tama ko din, ma'am. High school nga lang daw ang kanyang natapos. At plano nga raw daw niya sanang magpatuloy ng kanyang pag-aaral itong taong ito. Pero napurnada nga, ma'am, dahil nga pumutok itong issue ng Bicoy videos. Ang sinasabi niya ay talagang limitado lang yung kanyang partisipasyon, yung kanyang kaalaman, yung kanyang kakayahan. Pero, ma'am, meron tayong ibang mga reports na nakukuha at biniverify ngayon ito ng NBI na itong si Jayme, Rodel Jayme, bukod sa kanyang pagkakayang paggawa ng mga web pages, pati ng website, ay kaya rin daw niya, ma'am, na mag-edit ng mga videos.
kung kaya't meron daw siyang mga ginagawang kaparaanan o mga dati ng mga nagawa. At sinisilip ito ngayon ng NBI, ma'am, kung merong editing tools, mga video, mga pictures na may kinalaman doon sa mga kumalat ng mga videos. At tinatry ngayon talaga ngayon ng NBI, Cybercrime Division, na tahiin lahat ng mga ebidensyang ito. Mahirap man, pero talagang nagpupursige sila para magkaroon tayo ng bigger picture at makita natin kung sino ba talaga ang involved dito at ano ang talagang totoong role nitong si Rodel Jayme. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.